sa pagtitimpla ng ice cream bowl. Ito yung mga ginagamit ko, guys. Unang-una, kailangan natin, guys, ng ice crusher. Yan, nakita naman yung ice crusher ko, yan. Bali, kung magsisimula pa lang kayo, mga beginner pa lang, yan, kailangan yung bumili nito. 1.5 ang pagkabili ko dito, guys, 1.5. Yan, 1.5 ang pagkabili ko dyan, yan yung ice crusher, yan. Meron tayo siyempre saksakan, kailangan yan. Lalagyan nyo rin ng ano, plastic, guys. Importante yan, para pagka magagaling kayo ng yelo. Ayan. At kailangan din, guys, natin ng ano, siyempre, dalawang stainless, yan. Stainless na timba, ang tawag dyan. Dalawang bibiliin nyo, guys. Yan. Yung isa ay lalagyan ng mga pandurog na yelo at yung iba buo. Buong yelo pa, natatagta rin. Isa pa, guys, pag ano, ayan, yung ginagamit kong pang scramble. Enjoy. Tatak enjoy, syempre. Kailangan pag mag-titip kayo, enjoy. Para masaya. Yan. Isang kilin, guys, na mabibili nyo sa market dyan o sa ano man, sa bayan, palengke, yan. Yan ay isang kilo. Yan, kitang-kita nyo isang kilin, guys. Yan yung ginagamit ko. Pero matamis na yan. Matamis na yung scramble na yan, kaya ang ginagamit kong asukal, kalahating kilo lang. Yan. Puti yung binibili ko para malinis. Ngayon, meron din tayong isang kilo din, ha, condensed, guys. Yan, isang kilong condensed. Daisy, kasi si Daisy, yan o, Daisy, yan o. O, kapangalan niya ng jowa niyo, Daisy. Yung cream naman na ginagamit ko, guys, isang kilo. Ayan, isang kilo yan, guys, ayan. 1/4 ang isa niyan. 1/4, ngayon ang ginagawa ko, isang kilo nilalagay ko, syempre, para masarap yung scramble natin. Ayan, yung mga flavor niyan na ginagamit ko, mabibili niyo yung 1/4 niyan, 50 pesos. Ibig sabihin, yung apat na cream na yan ay 200 pesos. Itong scramble na to na flavor, mabibili niyo siya ng 170. Ito namang kalahati, 34 pesos ang kalahati na puti. Ito namang binibili kong condensed, guys, 86. Ayan, nagtaasan nga yung mga bilihin ngayon. Ito, guys, syempre, bago kayo magalo ng scramble, kailangan nyo itong ilagay sa kamay nyo, plastic. 28 pesos ang 100 pieces. Ayan. Isa pa, pag ako naghahalo ng scramble, guys, ayan, kailangan nyo rin syempre ito, yung panghalo natin. Medyo magaan lang, ayan. Ayan. Yan yung sinasalpak dito sa ating hand drill. Yung hand drill na gagamitin nyo, guys, 1,100 watts, kahit anong drill. Basta yung original, okay, bibili ng local kasi umuusok at madali yung masira. Yan. Siyempre, yung paglalagyan natin ng scramble, guys, merong spare phone, yan. 270 pesos lang yan. Yung kulay puti, pero nilagyan ko nga ng tape yan. Yung tape naman, mura lang. Makakabili kayo ng packing tape. Yung nagagamitin nyo yung packing tape. At kailangan nyo rin, siyempre, guys, ng panduktok ng yelo. Ito yung ice pick, papagawa kayo, stainless din. Ayun, guys, kipakita nyo na yung gamit natin. Oh, meron din tayong panandok, stainless din. Yan. Yan ay mga panghaluan ko lang naman. Kasi hindi ako nagamit ng mga plastic dahil madumihin yun eh. Yan. Bali, dito ako naghahalo. So, ngayon, guys, magsisimula na tayo, kukuha na tayo ng yelo. Ang yelo natin gagamitin ay 10 piraso. At ang lahok ay ito. Yan, yan. 10 piraso lang yan, pero ang daming lahok, ano. Siyempre, iba yung masarap para binabalik-balikan. So, yun. Simula na tayo. Yan, guys, kukuha na tayo ng yelo. Meron naman ako dito ng freezer, guys, syempre, ayan.
bali yan guys, nahalo na natin yung ating ice crumble. Yan. Strawberry yung ano yan, strawberry. Ang kanyang flavor. Yan. Kita-kita nyo naman kung paano ko yung nahalo. Halo-halo talaga, parang kung halo nyo, parang tubig na. Yung cream kasi nagatas, yun yung pampalapot. Kaya kailangan natin yun para ang ice crumble natin hindi agad matunaw. Pati malapot siya. Kasi pag walang cream, parang ice candy lang yan. Wala siyang lapot. Yan, kita nyo. Yan guys. So, sasali na natin dun sa styrofoam. Yan, ngayon guys, naisalin ko na dun sa styrofoam. Kita-kita nyo naman, eh, no? Yan. Ayos na. Tatakpan na lang natin yan, guys. Para malagyan na natin ang mga yelo. Yan guys, nakatakip muna siya. Yan ay gagawa naman tayo ng yelo, yung panggilid. Ayan, hali 10 yelo pa rin yung titik-tikin natin, yung dudurugin para ilagay doon sa mga gilid niya. Yan yung papakita ko sa inyo guys. Ayan guys, yung 10 yelo na panggilid natin. Ayan, nanduk-duk ko na. Ayan, tsaka meron din ako nakandang asin guys. Siyempre, kailangan niya para pampatigas ng yelo. Para yung scramble natin tumigas. Ayan, tingnan natin. Buksan uli natin yung scramble. Yung. Ayan guys, kita nyo na medyo natutunaw-tunaw na yung scramble natin dahil wala pa siyang yelo. Ngayon guys, tatakpan muna natin siya. Yan. Siyempre, pagkatakip nyo guys, ibubuhos natin itong yelo. Yan. Wala akong taga-kapit ng, ng camera, kaya self-service muna. No? Kita nyo na meron siya yelo. Patitigasin natin yan guys na isang oras. Pero bago natin yung patigasin, syempre lalagyan natin yung asin. Syempre dadamihan nyo guys ng asin para tumigas yung ice crumble. Pagkakunti yung asin na gagamitin nyo, hindi titigas yan. Dami ng asin yan guys. Kita nyo naman. Eh, no? Isang oras yan na nakaganyan. Bago natin itinda yan, talagang kailangan tigas na yan. Ha? Isang oras yan guys. Ayan guys, isang oras na yung nakalipas. Bubuksan na natin yung ating scramble kung matigas na. Ayan. Yung matigas na guys yung ating scramble. Ayan, kita nyo naman. Oh. Ayos na, mabibenta na natin yung ating scramble. Kailangan may yelo lagi ang gilid. Ayan, kita nyo naman yung yelo. Importante yung yelo para manatili yung kanyang tigas. Ngayon guys, tatakpan na natin siya. Ayan, tatakpan na natin yung scramble para syempre hindi matunaw. Ayan. Basta cooler lang ang gagamitin nyo. Bebenta kasi yan guys ng 1,000 to 1,100 yung 10 yelo natin. Yan. Yun yung patinda ko ng scramble. Kitang-kita nyo naman. Yan. O, yan guys. Ngayon, papakita ko sa inyo guys yung sangkap ng aking scramble. Bali guys, kailangan natin ng sprinkle syempre. Ito ay mabibili nyo sa bahay. Kasi bili ko dito guys sa dito sa palengke, 160 ang kilo. Ito namang marshmallow, 158 ang kilo.
kilo-kilo guys ang bilhin nyo para maganda. Yung claim guys, 200 ang kilo niyan. Yan yung ginamit natin kanina, isang kilo. Ha? Kasi mas maganda yung may claim kasi para masarap. Yung condensed guys, konti lang nilagay ko doon sa ice crumble ko kasi may condensed na akong ginagamit. Ayan. Pwede kayong bumili nito, mura lang ito, 50 pesos lang ilagayan. Kasi maganda nito guys, may takip. Ayan, may takip siya. Para hindi nilalangoy. Ito naman yung chocolate natin guys, enjoy pa rin ang bibili nyo. Ayan, para din yan, may takip din yan. Ayan, may takip din. Siyempre, kailangan natin ng alcohol pa rin dahil yung COVID di pa rin nawawala. Ayan, lagi akong may baon yan. Ngayon, ito yung mga baso ko. Pagka magbebenta ka, 7 ounce, 10 pesos. 10 piso yung benta ko guys, 10 pesos, 7 ounce yan. Yung 5 piso guys, 3 ounce lang dahil yung 5 pesos lang naman, wala namang 4 ounce. Ano? Kaya 3 ounce lang kasi mga ginagamit ng mga nagtitinda dito. Bali guys, yung 15 pesos natin ay 10 ounce. Ito guys, yan. Paper cup ang gamit natin, paper cup. Ito ay 15 pesos kasi 10 ounce siya. Ito yung 12 ounce natin guys. 20 pesos, yan. 12 ounce. Yung plastic lang ang binibili ko guys para medyo tipid. Kasi pag paper cup, talagang mahal. Mahal yung paper cup. Ano? Kailangan din natin guys ng pantawag ng customer. Yung sa ice cream to guys. Nabili ko to ng 140 pesos. Kaya lang 3 years ago na yun. Nung binili ko siya, ewan ko kung magkano siya. Stainless din yan. O. Para hindi ka tawag na tawag, mapaos. Ayan. Yung kutsara guys. Ayan, yung toy spoon na tinatawag. Kailangan lagi kasi guys na nakaprepare siya kasi minsan yung mga bata kukuha lang din ng kutsara. Yan, kailangan pag magbebenta ka, ikaw yung kusang mag-aabot dun sa mga bibili kasi may mga bata minsan, nabili, dampot na lang ng dampot. Kaya kung itong hawakan lang ang mahawakan nila, safe yung ating, ano kasi marahin, hindi lang naman isa nabili. Kaya pag ako pag mga bata, ako na kumukuha ng kutsara para safety. Siyempre, iba ang virus ngayon, kumakalat, eh mahirap na, maipasa sa iba. So yan, tatakpan ko na yung aking spring cans dahil pinakita ko lang naman sa inyo guys. Kaya ko lang naman ito binablog sa inyo kasi para makatulong din sa inyo guys. Ayan guys, na ilipat ko na yung ating kontindang ice crumble. Ngayon guys, papakita ko sa inyo. Ayan, nagamit ako ng tali. Yung syempre parang goma siya. Syempre nagamit ako ng tali para yung trap ng ice crumble natin ay laging nakapix. Kapag dikit na kapit na kapit dito. Para syempre guys, natin naman tayo nabiyahe, hindi siya nabubuksan. Ano? Yan, kailangan to guys. Yan, ganito yan. Kailangan niya. Pati yan guys, yung patungan ko, talagang ano yan. Stainless din. Kailangan talagang stainless yung gamit natin para malinis, no? So, paano? Ano na yan? Ready to... Ano na yan? Siyempre, magtitinda na tayo ngayon. Sa pinakita kong video sa inyo, sana makatulong to sa inyo. Maging hanap buhay nyo rin, kung sakali. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment sa comment section. At sasagutin ko lahat yun, yung mga iko-comment nyo. So, paano yun guys? Hanggang dito na lang muna. Ingat kayo. Salamat.